Between Star Cinema, Viva at Regal, sino Uy. Ang pinakamagaling gumawa ng pelikula? Pero feeling ko mas naalagaan ako sa Sintopong! Or probably kasi has been doing it too long that they take for granted na yung mga artista nila. Sino sa mga ex mo ang gusto mo sanang makatuluyan noon? Probably... Kailangan hindi ako masikatan nung sumunod sa akin. Kasi pag sumikat sa akin yun, ibig sabihin, hanggang dito na lang ako. Naging study sa EMS world yung nangyari kay Tito Eddie. Oh. It was an EMS problem. Pero where did it start from? Sa kable. Yeah. May lalaban at may lalaban. Ano, dahil sa kable na yun, hindi tayo matutuloy. May lalaban eh. Bakit? Ilang beses na ako na-blade dun. Ha? Huh? Sa batok. Pag yuko ko, naramdaman ko yung hapde. Pag ganun ko, dugo. Oh, shucks. Ako, hospital. Welcome to my YouTube channel. Alam nyo, ang guest ko ngayon, marami kami pagkukwentuhan. Kasi, trivia, siya ang kauna-unahang leading man ko sa pelikula, Mr. Jeffrey Santos. Wow, oo nga, no? Ano ka ba? My Pretty Baby. My Pretty Baby. Diba? Oh. Yeah. Kinilabutan ako dun. Oo, yun ang launching ko. Oh, I have photos of that. Diba? Ako din. Promo photos natin na nakaganong ka sa waterfall. Oo, sa waterfall. At saka ikaw din ang una kong kapartner na nag-magic kamison ako, na pagkapakapal-kapal, naalala mo yun sa waterfall. Yeah, oo, no? Umiiyak ako noon, diba sabi mo, iyaan mo, wala namang kita dyan kasi ang kapal nga na suit ko, pero iyak ako na iyak. Oo, oh, totoo yun. Oh, tapos ginantihan mo ako, tinulak mo ako sa batis. Sa batis? Na hindi ako dapat mahulog, di ba? Kasi naka-cardigan ako, naka-maong ako. Correct. Buti lang, pareho tayong swimmer. Oo, di ba? Grabe, no? Ang haba na nung pinagsamahan natin at kahit hindi tayo madalas magkita. Well, we'll just pick up where we left off. Yeah. Ganun lang. Kasi magme-message kami, kumusta na ganyan. Tapos pag may mga racket, magme-message kami. I think this is a kind of friendship parang tayo nila Rufa, nila Carmina. You know, yung napag umupo tayo, parang kahapon lang tayo nagkita. Correct. Although dekada ang duman. Tapos we worked again in Wildflower. Alam Wildflower? No, Inday Bote muna. Inday Bote. Muna. We had a good tandem sa Inday Bote. Yes. Tapos hindi na rekindle ng Wildflower kasi kay Pipo ako napunta. Eh. Pero ano, may mga taping days sa magkasabi. Oo, tayong dalawa nagsasagutan. Oo, di ba? Hmm. Kaya nga sabi ko nga eh, kiss ko kasi Jeffy kasi baka hindi nila naalala na ikaw ang unang leading man ko. Ako nga, hindi ko naalala eh. I really thought underage was your first. No. Ang first launching ko was My Pretty Baby. Actually, I did Too Young with Zorin. Kaya lang kasi di ba, hindi kumita. So, nirelaunched ako. Ah, there you go. My Pretty Baby talaga yung launching ko talaga ever. So ako ang swerte sa'yo pala. Yes! Hindi si Zorro. Oo! Diba? Actually, when we were talking ni Sir Morley, naano ko sa kanya yun eh, na kaya ako kinuha ng regalo was for you. Tapos si Tito Dito, Legazpi, during that time, had clout pa, diba? Inaaway-away si Mother Lee. Uh-huh. Kaya nung nag-underage tayo, under Mario J, napunta ako kay Rufa. Oo, nag-switching, no? Na dapat kay Zorin. Diba, nag-workshop pa tayo nun. Correct. And we had a good tandem. Diba tayo nga? Kasi nga, probinsyano. Suppose, taga-Antipolo and everything. Uh-oh. And Zorin was coming from the States. Nagkaroon na switching ng characters. Uh-oh. Akin, okay lang. Pero in the end, ako yung palang naging una mong... Ikaw pa rin. They stayed true pala doon sa kontrata. Yes! Ako pa rin ang diba? Ganito. Tapos after nun, sabi ko nga, nagtuloy-tuloy na, nagkanya-kanya na tayo. Ikaw na, paired ka na. Marami na. Uh-oh. I think I was the only leading man sa Regal that got paired with you, with Uh-oh. Carmina, Flexible. With Rufa, with Anna. Umabot pa ako kay Jackie Forster. Oo, yeah! Kaya kay Sunshine Cruz. Oo. Tapos di ba we did Last 2 Minutes pa? Yeah. Yun yung una natin blockbuster. Ito yung unang MMFF na, yes. na isinari ng Regal na tumabo talaga. Correct, and we correct. Got Hong Kong yes, bonuses diba for that. Oo, diba? Pero kayo lang yata yung may pera. Kami parang kanya-kanya eh. Parang kaya kami dumidikit sa mga babae dahil nasa inyo yung bonus na pera. Correct. Gone are the days, no, Jeff? Kasi ngayon, parang pagka kumita na yung pelikula mo, wala na, no? Wala nang mga bonus. Well, and then, walang, depende sa producer eh. Wala namang madamot na producer. Sa bagay, diba? The mere fact they invested something for that certain diba na idea. Hindi yung masira sigurado, tatayaan ka ng ganung kalaking pera. What projects are you doing right now? Right now, I'm doing one for Netflix. Taray naman, nakakairita. For Kong ang Arjo Atayde. Ah, wow! Yung Bagman niya. Bagman? Oh, kasali si ako. Silvia. Kasali oh ako doon. Kami ni Ines, Veneracion. We're the corrupt politicians. Uh-huh. So, ang hirap gumawa ng character study kasi wala naman tayong corrupt na politiko eh. Marami. Ang hirap gumawa. Hindi sa akin gano'n ha. Ako sinasalo ko na. So, sa'yo pala ako kukuha ng pangalan ng character madami. Study. So, anyway. Oh.
So that, tapos it was actually first muna in-offer kay Juday. So yun muna yung tandem. It was John Arcilia, uh-huh, my sister, and then Arjo Atayde. Wow. And then they looked for supporting roles that would parang bibilog dun sa, kasi Bagman 3 na yan eh. So they have plans of bringing it to Cannes. So, sinabi sa akin ni Ate Sylvian, because I was with her last week, so we were talking, she was so excited to tell me about this. Sobrang laki ng project, and then Cannes Festival nga daw. Grabe. Ito pa nga sabi niya sa akin, oh Jeff, yung unang tatlong sweldo mo, itago mo na pang Cannes. Sabi ko, okay, paano kaya pakakainin yung pamilya ko? Ganun siya ka-excited, ganun siya kasigurado na by October will be at Cannes. Sobrang binivisualize siya talaga. She's so positive about it. Sinasabi siguro na Faith, you know what, wala tayong choice. She's too positive. And yet, saka siguro, alam naman natin na coming from Bagman 1, 2, ito na 3, para umabot na at saka ang ganda ng script. Walang biro, the script is well thought of. The characters are, well, we still have to define our characters. So you know how it goes pagdating sa characterization. Bilib ako dito sa iba to. Iba tong mag-internalize. So, iba-iba yung pinanggagalingan. Yeah, yeah. So, ikaw, Jeffrey, versatile actor ka. Pwede ka mabait, wow, pwede ka... Wow, versatile. Oo, sa... kasi... Ang hirap spell. Diba? Ang dami mo na kasi pinagdaanan. Ang dami mo ng ano, diba? Sabi ko nga, mula pala sa pagiging needy man. For you to be paired sa iba't ibang ibig sabihin, pwede kong kahit kanino, diba? Oh, sa lalaki na lang ako hindi na-prepare. Thank God. I have nothing against it, but thank God. So anyway. Oh, pero if ma-offer ka, okay ka, go ka. Wala namang problema. Alam mo, ang sarap sa trabaho natin is you get to indulge sa mga things na alam mo hindi mo gagawin in real life. Eh. That's the reason ba't ako nag-enjoy magkontrabida. Yeah, ako din. Dahil hindi ko naman gagawin yun in real life. Eh. But you know, I love exploring the possibility. Yung pagiging brutal ng tao. How far human nature will take it when, once they cross yung moral line na yun. Right. Ang sarap, paglaruan, di ba? Oh, lalo na pag alam, binigyan ng backstory yung kontrabida mo. Hindi na nga uso ngayon yun eh, that pag binigay sa iyo yung role, kailangan mo magtanong, may backstory, kung ba't ganito ka ka-psychopath. Ngayon, wala nang ganun eh. So you have to think of something. And you have to keep on reinventing yourself. Well, you have to. Diba? Ang staying power natin sa ano natin, kapatid, diba? Yung longevity natin, kasi pinaglalaroan natin and we take our work seriously. And ito rin eh, if you look back sa mga kasabayan natin, especially ako, nag-dats ako. Ikaw, sandit lang naman kayo ni Carmina sa dats eh. Ang nagtagal kami yata ni Aljon, even Zoren, umalis agad ng that's it. I mean, not to compare your status doon sa mga kasabayan mo during that time. Mm. Pero may mga naunahan ka and may mga sumunod sa'yo. And ang status ko noon was, kailangan hindi ako masikatan kung sumunod sa akin. Kasi pag sumikat sa akin yun, ibig sabihin, hanggang dito na lang ako. Una ko narinig yan kay Tito Alfie Lorenzo. Si Isabel Granada was being paired with Ruben Manahan. And during that time, si Ruben Manahan was hotcake. Kutsa, pagpasok ng Ruben Manahan, every all eyes na kay Ruben, di ba? So, ganoon lang ako ni Alfie. Pag hindi mo inalagaan yung karin mo at nasikatan ka ni Ruben Manahan, ang ganyan ka na lang. Tumatak sa akin yun. Sabi ko, may ganun pala. Akala ko it was all fun and hard work behind yung nag-workshop ka. Tsaka naniniwala ka rin, Jeffrey, na isa ring key for you to stay here is yung pagkakaroon ng magandang pakikisama sa mga ano. Hindi mo mawawala yun. Diba? Hindi mo mawawala yun. Kasi ngayon, yung mga ibang artista, hindi ko nilalahat again. Ah. I've met some. Diba? Pero tayo kasi nung time natin, naalala mo yung ano natin dati. Pag sinabi sa ating 6 a.m., 5:45, nandun na tayo sa set. Tapos talagang behave tayo. Although may mga times na tayo nagkukulitan tayo, pero pag sinabi mo work talaga. Well, malalaman mo naman eh. Like, halimbawa, nung nagsisimula pa lang kayo Lila Carmina, dadating kayo sa set, halos naka-makeup na kayo. Oo, yeah. Dalo niyo yung mga kaboodles na pa yun. Dala niyo yung mga kaboodles. So, palakihan kayo ng kaboodles. You open it for light touch-ups. Kasi I remember, naka-makeup na kayo pag dumating. Mm-hmm. Unless we're in one area for a week. Dahil nga, like, alam ba, when we were in Baguio, we were there for almost half a month. So, yes. Kami nila Tito Eddie, I remember, we'll be there. E, ang shooting lang naman nun, 4 or 5 sequences a day. Oo, totoo. Hindi kagaya ngayon, hindi, no? Grabe. Hindi ngayon, ubusan eh. Pag 92 sequences, uubusin yung 92 sequences. Mm-mm. Alas 4 na ng umaga, umiiyak ka pa eh. Totoo, no? Hindi katulad dati. Ang tanong agad ng director, kaya mo pa ba? I'm not saying that the director doesn't understand what you're going through right now. Pero yung mental status mo nun, probably dahil bata nga tayo, inaalagaan ni Leroy Salvador pa, di ba? Yes. Inaalagaan ni Direk Leroy. Are you still good? Are you okay? Are you... Eh, ganun pa siya nun. Pero I think now, kasi since active ka rin naman in helping our industry, yeah. Jeffrey, di ba? Oh, recently, we got approved, ha? Yes, Eddie Garcia Bill, yeah, di ba? Yeah, we got approved. So, dun sa isa good sa job mga, po, SRP and Jingoy, yes, all the other ano, influencers.
Nung time na nagsistart yan, tayo-tayo nagtutulong-tulong. Remember, nagkikita pa tayo doon sa patawag ni Senator Robin, di ba? Finally, na-approve na ngayon. So talagang... But did you know that even before that pa, kami nila Chair Liza, we were already sitting. Kaya nagkaroon ng shots ng FDCP. Oh. And isa ako sa mga safety officers na nagtuturo sa shots. Ikwento natin yan, safety officer. Di ba nung pandemic, naalala mo, nagme-message pa tayo. Meron kayong mga training programs na ginagawa. Ikwento natin yon, Jeffrey, kasi yun yung isang side na gusto kong makita ng tao. Ano yung ginagawa mo doon? Ever since naman kasi, I'm not of normal block na. Mahilig pa rin ako lumabas, mahilig ako to hang out with friends. Pero bata pa lang ako. I was influenced by climbing mountains. I was a mountaineer by heart. So 92 pa lang umaakit na ako ng bundok. And then si Juday wanted to climb mountains, started climbing na rin. Ako naman, being the kuya, anong gagawin ko pag na-accident ito? So that started yung love ko for training. I entered the training seminar for mountain search and rescue na isa ako sa mga volunteers ng Banahaw na nagtatakbo ng stretcher pataas ng Banahaw at nagbababa ng pasyente po. I was doing that till around 1998-99. Tapos in between naman, syempre nag-iiba yung love mo. From mountaineering, we shifted to scuba diving ni Juday. Ando na naman ako sa pag may nangyari dito, anong gagawin ko? So protective kami nila Jess Lapid, tinuruan ako, gusto mo ba mag-rescue diver? So nag-rescue diver ako, performing CPR underwater, kung paano, mag-mungano. Tapos yan, nag-skydive pa kami yan. Nag-try pa kami mag-skydive niya ni Bunso. Oh my God! Ang adventurous yung dalawa ni Juday, no? Nandun kami sa punto na gusto namin, marami kami maikwento sa mga apo namin. Alam mo yon yung ganong sarap na nakaupo ka lang, nakakando ka, alam ba yan ako? Parang ikaw yung bidang lolo. May ganun. So anyway, ayun na, nagsimula na ako mag-aral ng first aid. Right now, I'm an EMTB na ako. Oo, di ba? Ang taas na ng posisyon mo. Tapos, kaya when FDCP chair then, Liza Dino asked me, Kuya, can we sit down sa Taste of LA? Kasi yung anak ni Tito Eddie started this bill. Sabi ko, ano to? We're calling it the Eddie Garcia bill. Itong pala, kinilabutan na ako. Kasi naging study sa EMS world yung nangyari kay Tito Eddie. So it was an EMS problem. Pero where did it start from? So it was an OSHA problem first, kaya naging EMS problem. Kasi napatid sa kable. Yeah. Tapos hindi na nakaregain ng balance. So doon na pumapasok yung mga iniisip mo na probably of age, probably because uneven yung surface, probably mabigat masyado yung barrel. Hindi niya binitiwan eh. And then yung handling, kung paano siya dinala sa ospital. So pag safety officer ka, Jeffrey, di ba kayo ang nagme-maintain ng... Let's put it this way. When Steven Seagal was here, ako yung safety and security officer niya. Pag sinabi ko no shoot. Oh my God. The safety officer is the most powerful advisor or operations ng isang filmmaking. Wow. Why don't we have that in... We're implementing it now with the Eddie Garcia bill. So now kasi the Eddie Garcia bill, we're close together with OSH and DOLE. So DOLE polices yung hours natin and OSHA provides for our safety. Okay. And supposed to be FDCP ang madedeputize to maintain. Kasi FDCP ang nakakaalam kung paano gumalaw ang industriya. Correct. Kasi sa industriya natin, what we do is if people run away from danger, we reenact it. So mas mataas yung risk natin, mas mataas yung hazard natin. People concerned with the business, we created a particular module that would create a safety net, a culture of safety. In a set, halimbawa, may sasabog na kotse. So you have your hot zone, saan sasabog si kotse. You have your warm zone, kung saan nandun lahat ng safety officers, your firemen and everything. And then you have your cold zone, kung nasan yung production. So iilan lang ang pwedeng pumasok within those zones. So question, Jeffrey, are you trying to say na only ang safety officers or yung kayo are only needed sa crucial scenes or all throughout the... All throughout yan. Mental status ng artista. Wow. Okay. Halimbawa, nakaka-take four na ng mabigat na sampalan. Siyempre, culture natin, pinapalapat natin yung sampal. Totoo. Bawal ang daya. So, siyempre, si safety officer will assess, will ask, ma'am, okay ka pa ba? Ma'am, kaya pa ba ng pisngin nyo? I mean, these are stupid questions. But these are real-time questions that need real-time answers. Kasi pag sinabi niyang, medyo... Naano yung pangamod, direct, ka. Baka pwedeng yeluhan muna natin. 30-minute break. So, na-mention mo kanina, call na isang safety officer if the shooting should go on? Oh, kaya ang ibang safety officer, sad to say, nakikita ko to sa mga productions na inaano ko. Nakikita mo yung ibang producers. Baka naman hindi mo pa ituloy itong shoot na to dahil kayo ganun. Hindi ba disadvantage yun sa'yo? Na artista ka rin? Advantage and disadvantage. Disadvantage, hindi ako pwede makialam pag kinuha mo akong artista. Ayun. Kahit nanggigigil ako magsalita, I won't. Kasi hindi ko trabaho yan. Ang culture of safety kasi hindi pwedeng multitasking. Kung safety officer ka, safety officer.
maganda. Paganda lang sa culture of safety is if everybody recognizes it and everybody knows the language. When the safety officer says, this is a risk, may hazard na pwede mangyari dito, everybody will understand kung paano sinasabi niya and walang lalaban. Kaya culture of safety, hindi pwede siya lang nakakaintindi na sinasabi. Kasi may lalaban at may lalaban. Ano, dahil sa kable na yan, hindi tayo matutuloy. May lalaban eh. So, what we're trying to create with FDCP during that time, kaya may nagkaroon na shots, was for that culture of safety that everybody understand na, ma'am, teka lang po, pinapatape ko lang po yung ano kasi baka mati. Wala nang explanation kung ba't kailangan ko ipatape yan, kung ba't kailangan lagyan ko ng carpet yan, o ba't kailangan lagyan ko ng no entry to, kung ba't kailangan ipaclear ko tong area na to, kung saan tayo tatakbo kung sakaling magkaroon ng evacuation plans, sakaling lumindol, kung sakaling bumagyo, buma, sasabihin ko kung saan tayo didiretso. Very kailangan nice, ko sabihin no? sa'yo kung saan ang clinic natin, kung sino-sino safety officer, sino medic natin. Question, Jeffrey. Siyempre yung pagiging safety officer mo, you were trained to do that. Ano siya on the side na job mo? It's not even a job. It's an advocacy. Oh, so you're not compensated? Pag private organizations, compensated ako. Okay. Pero kapag halimbawa, kapwa ko volunteer, we give it for free. Wow, admirable. Yun ang isa sa mga advocacies na ginagawa natin. So kami nung team ko, yung nakukuha namin sa private, yun nilipat namin sa volunteers. Yun yung panggasa. So after nung term nila, after namin silang maturuan, meron kami mga first aid kits na nakukuha namin from the private sector. Yung kinikita namin sa private sector. Also? Ang galing naman. We just transfer it there. Oh. Kaya kami sumisingil sa private. Yeah, pangtustos ng public. Ang galing. So aside from doing that, an actor, what else are you busy with? Siyempre, you're a dad. You're a husband. I'm a full-time dad. Oh. Are you a strict dad? I don't know. Paano mo i-describe ang strict? Yung hindi palalabasin? Hindi naman. Like yung kunyari, make your mom you. For me was strict, pero hindi. Yeah. Oo. Sa'yo mabait mami ko kasi gusto ka niya eh. Favorite ka ng mami ko eh. Love ka ng mami hindi, ko. Hindi. Alam naman niya kasi maganda intention ko. At saka ano, hindi mo kasi ako niligawan kaya mabait sila sa'yo. Kasi, siya naman, paano kaliligawan, no? Kada paglalapit ako sa'yo, manauna na barkada ko. Hindi ko alam kung mabagal ako o wala lang ako sa timing. Hindi ko alin alam. Grabe ko, ang dami natin taga pinagsamahan. Yeah. Pero, na-link ka kay Ana Roses. Si Ana naman kasi, after nung nawala ako sa love team mo, they gave me Ana. Si Mother Lily, Ana Roses ka na lang. Oo. Sabi ko, yung pagkakana lang niya, kasi tatlo lang naman talaga, wala namang Ana nung una. During that time, sorry, Ella. Consuelo de Bobo, Ana Roses. Uh-oh. Pagpasok ng pintulong Ana Roses, okay na to! Ang ganda, di ba? Ako ang Consuelo de Bobo nito. Ang ganda, di ba? So, that's where it started. Kaya sabi ko, okay, kampante na ako dito. Naging crush ko siya, but I never realized na we'll bring it somewhere further pa during the time nung nagtatrabaho kami. Pero, you ended up with a non-showbiz girl. Of course, which of course. By choice talaga. Hindi naman by or choice dahil, eh. Siguro sa dami na nating nadaanan, dami mo nang nakilala. If you meet someone, you're looking for 10 things. Eh, sabla yung tatlo. And then yung tatlo may pumalit na pangit, nadadagdagan yung gusto mo and nadadagdagan din yung ayaw mo. But you've been married so long. 24. Galing, di ba? No, 24 years together, pero siguro mga 19, 20 years pa lang. Ano? Oo, galing, kasi diba? Kasi 4 years kaming live-in. Eh. But still, so, if you count it all, ganun. Yeah, as lovers, so. Oo, ang tagal, di ba? Sarap, sarap. I never realized actually na I'll enjoy it. Ang sarap pala nung feeling na you're waking up with the same woman day in, day out. Oo. Pero ever since naman, eh, wala kang babaerong issue eh. O hindi ko, hindi mo lang pinapakita sa akin. Tsaka hindi sila yung babaero. Wala. Walang babaero dito. O hindi mo pinapakita sa walang, akin lang. Walang babaero dito. Oo. Sila lang yan. Diba? Nadadamay lang ako. Oo. Pero ano, ang alam ko noon, madalas ka gumimik pa. Yung gimmick. Oh, wow. Oh, yeah, I would go where nobody would go. I would go to Cowboy Grill. I would go to Arts Venue. I would go to all these rocking places. Oo. And drink. Pero hindi ka na si chismis. Magaling kang magtago. Either magaling ako magtago o hindi naman ako ka-chismis-chismis. Oo. Kasi nga, decent nga yung mga ginagawa mo. Kaya nga siguro, tingin mo ang secret sa last marriage also is yung isa is nasa tahimik na buhay than yours? Hindi naman. I mean, my wife's a professional singer when I met her. Yeah, she used to sing for Big Thing. Right. She was being managed by Randy, di ba? So, hindi particular. We're from the same industry, different kinds of entertainment nga lang, di ba? Mas tahimik kasi sa ano eh. Probably. They have their own issues. Siyempre, pag nasa banda ka, mas maraming manliligaw. Ah, kasi nga, gabi. Diba? Gigs. Gabi, gigs. Tapos pag maganda boses, may mga groupies ka. So, dinaanan mo yun? Mga selos din? Hindi ako nagsis
selos. Uh-huh. Kaya lang kasi, there are some groupies na they can't take their hands off it. Parang uh-huh. ako, di ba, when I protected you yeah. in premier nights, di ba? Wala talagang hahawak sa'yo. Uh-huh. I'd rather humiga sa tao correct. Kaysa may gumalaw sa inyo. Uh-huh. And you've done it sa lahat ng naging leading ladies mo? Hindi lang sa'yo. Kay Carmina, kay uh-huh. Rufa, sa kapatid ko lalo. Di ba? Uh-huh. You can call it being protective. Kaya lang kasi, ewan ko kung nakasama ka na sa mga anniversary ng Dats. Hindi eh. Sa mga diba anniversary ng Dats, hindi lahat ng nandun fans mo. Ah, okay. Bakit? Ilang beses na ako na-blame dun. Ha? Sa batok. Akala mo, fans mo, mararamdaman mo na ang hapdi ng batok mo. Bakit sila may blade? Hindi ko alam. Ay, hindi ko na-blade. Either blade or matalas may na kuko. Basta ka makakapansin na lang. No? Kasi normally, mag-leather jacket ka para kahit anong kapit sa'yo. Oh. Nung sinabi sa akin yan nila Tito Alfie, nila Tito Dogs, when they were still alive, na hindi lahat yan fans mo, I thought it was BS. Kapupuntahan ng tao kung hindi ka naman fans. Yung pala, these are fans ng karibal mo. Ah, kasi di ba dati uso yung mga away-away ng love teams? Oo, na halimbawa, may Jeffrey Ana, tapos may Jeffrey Manilin, may Jeffrey Aiko, the Jeffrey Carmina would probably be against the Jeffrey Ana. Yeah. May ganun. Ano yung pinaka-worst na pinagdaanan mo? Na-blade ka? Oo, sa leeg. Naramdaman ko, dumulas eh. Akala ko, pawis. Inangat ko lang yung kuwelo, tapos diretso na ako sa kotse. So, nagmamaneho ako, si Nanay Binay. Oh my God! Si Nanay Binay goes, Kuya, ba't may dugo ka? Saan? Pag yuko ko, naramdaman ko yung hapde. Pag ganun ko, dugo. Oh, shucks. Ako, hospital. Buti na lang, hindi ganun kalalim. Ang wild, looking back, no? Iba na talaga yung fans noon at ngayon. Kasi yung fans ngayon, nakikiano na. Meron ng decorum na. Pwede po magpa. Oo, no? Pero meron pa rin iba. Ano yung pet peeve mo? Yung pag kunyari, yung mga fans na, ako pet peeve ko, Jeffrey. Pag kumakain ako, yung pwede ka naman magpaalam, pwede pa-picture. Kukuna ka pang patago, yung nakanganga ka. Yung pet peeve ko, ikaw. And then, tsaka itse-tsempo nila yun. Oo, bakit? Gagawa ka ng meme. Kasi, syempre, parang ako, I don't do wacky shots. Unless with friends, of course. Diba? Pero kung fans tayo, ngayon lang tayo nagkita, hindi ako nag-wacky shots. Eh. Pwede mo akong baligtan rin eh. Oo nga, no? Pwede mo akong baligtan rin eh. I'm doing you a good favor, pero yung intention mo mali, ba't ko gagawin para sa'yo? Oo nga, ay, natutunan ko na yan ngayon na, ngayon from you. Hindi na nga ako diba, din mag-wacky na. Hindi mo kasi siya akilala eh. Hindi intention is friendship or to know you. It's to gain a favor from you agad without establishing anything. Unlike before, no? Yun naman ang kaibahan, no? Kasi wala pa masyadong cellphones nun eh. At saka hindi, ang maganda kasi nito, kaya probably we will go back doon sa nagtatanong ka doon sa kalokohan stage. Oh. The reason na wala masyadong kalokohan was because there was no instant camera phones, walang social media. Oo. Although naabutan mo na yung Friendsters, diba? Friendster, oo. Pero hindi ako masyado kasi hanggang ngayon naman hindi ako ma-social media. Sabagay, oo nga. I don't even pick up my phone. Jeffrey, ikaw, since matagal ka na sa business, ano ma-advise mo doon sa mga baguhan na artista? Iba na kasi yung generation ngayon eh. It's a generation of TikToks and memes and everything. So, karamihan ng mga nakikilala ko na influencers, especially the entitled ones, feels na hindi kanila kailangan for them to gain success. That they don't need to do anything because they have all these followers bidding their command. So parang may ganun silang pag-iisip na ang hirap basagin kasi totoo eh. So kahit anong advice ang ibigay mo sa kanila, they'll just take it with a grain of salt. Pero ang old adage is always learn from the past. Always look towards the future but live the present. Kung sino yung nasa presensya mo, respect, honesty, bigay pugay ka. No? Ang punctuality kasi para sa akin, hindi naman overrated ah. No. Pero depende kasi kung sino kasama mo. Hindi minsan kasi may... Like halimbawa, ikaw, kasama kita. Oh. Alam kong punctual. Mm. Hindi ako malilate sa'yo. May mga iba pa rin pasaway. Pero kapag halimbawa, nadala na ako sa'yo, napag-antay mo na ako ng mga 6-5 oras, why will I give you the same respect? Ang hindi ko babastusin production. Kaya ako nagmamaaga is because ayokong bastusin ang production. And problema mo na kung punctual ka o hindi. Pero syempre, nakaano ka na sa akin. God forbid na magkatrabaho na tayong dalawa lang markado at walang production, na. Markado ka sa akin, gagantit-gaganti ako sa'yo. Kasi not for anything else. Malaman mo lang kung ano yung disrespect na binigay mo sa akin. Hindi ka kasi confrontational eh, no? Hindi ako confrontational, but I know what I'll do kapag kinonfront mo. Hindi naman sa I won't back down, but I will assess kung saan ka nanggagaling. Kung may punto ka naman, ba't kita papatulan? Sabagay. Dahil dyan, Jeffrey, may susubukan kami sa iyong gawin. Truth or dare? Meron kami mga questions dito na hinanda para sa'yo. Bilang na-warm up na kita sa mga sige. Pag hindi mo ito nasagot, may dare kami sa'yo. May dare ako, sige. Oo. Truth or dare? Sino sa mga kaibigan ko ang secretly niligawan mo? Marami kang kaibigan eh. Si Carmina ba niligawan mo? Hindi. Ay, hindi? Zorin yun ever since. Pinupuntahan ni Zorin si Carmina. Si Rufa? Si Rufa hindi rin. Si Ana lang talaga ang niligawan si Ana. So si Ana talaga? Oo, siya lang talaga niligawan ko. Siya ba first girlfriend mo? Sa showbiz, yes. Oh.
Okay, tapos wala na? Wala na. Ang mga naging shota ko na after nun, puro non-showbiz na eh. Ah, so wala. Mga nakakasama ko sa bar, nakikilala ko sa labas, pinapakilala ng barkada, common friend, na hindi taga-showbiz. Sinagot niya, so ito na lang, ito mapapalabang ka. Sige, sige. Between Star Cinema, Viva at Regal, sino ang pinakamagaling gumawa ng pelikula? We started off with Regal, pero feeling ko mas naalagaan ako sa Star Cinema. Sintopo! Feeling ko mas naalagaan ako ng Star Cinema. Oh, bakit? Kasi when we did Kapag Langit ang Humaton, hindi pa siya Star Cinema noon. Ramdam na ramdam mo yung alaga. Probably because they were just starting. Mm. Better than Regal or Viva. Eh. Viva, hindi naman ako masyadong gumawa sa Viva. Eh. Regal tayo ever since. I did probably more than 50 movies for Regal. Yeah, for Regal. And you know, we had the same food. Yeah. We had the same handlers. Oo. Diba? Same old people. We had the same problems with checks. But with Star Cinema, walang ganun eh. Oo, wala. Hindi ka patapos yung araw mo, check-in mo nasa harapan mo. Oo, totoo. Yung pagkain mo, tinatanong, meron pa po ba kayong gusto? Eh, hindi mo naman inoobliga, pero nakakataba ng puso na may extra ng tanong. Or probably kasi Regal has been doing it too long that they take for granted na yung mga artista nila. Hindi natin alam. Ika nga, pag nagsisimula isang restaurant, all the good foods are there. And then pag nag-pick up na sila, it becomes commercial, nawawala yung quality na gano'n, may mga bumababa. So probably Regal's like that. Naging baka, ganun. No? Kasi sa sobrang tagal na sila lang eh. Tatlo lang sila noon. Di ba? Regal, Viva, Seiko lang noon eh. Yeah. Di ba rin bawal na gamot ka rin? Oo. Oh, tayong dalawa rin. Dalawa. Pero kayo ni Romnick. Naalala ko kami ni Romnick naman ang part. Pero magkasama tayo. Magkasama pa rin tayo. Dami natin movies na ginawa. Next question. Sino sa mga ex mo ang gusto mo sana makatuluyan noon? Probably... Si Ella. Si Ella is the first love sa showbiz eh. So, constant si Ella eh. Pero hindi siya ang what if ko eh. Ah. So, sinong the one that got away mo? Wala akong the one who got away kasi I've always believed na ang transition ko sa girlfriend is I don't go down. I always go up. So, kung ikaw ang girlfriend ko ngayon, all these, for me, you're better than all this. Wow! Pang Miss Universe yung anatrat, hindi ako, no? Kalokohan days ko. Kung meron pa ako sinasabi na ang Santos hindi bumabalik sa pugad eh. Diba? Mga ganun ako kalokohan. So, parang ako, whenever I go into another relationship, I feel na it has to be up. It has to be better. Alam yan. Yes. Diba? You always look for something better, for someone better. Mm-hmm. Or hindi man siya better, you know that you could work together to be there better. Correct. So to answer that, wala akong the one who got away. Kasi nga, yun ang naging mindset ko sa babae. Sinagot niya rin eh. If and ever, halimbawa, iwanan ako ng misis ko ngayon and I have to start all over again, ito ang who got away ko. Si misis na. Sinagot niya, sorry. Last question. Sinong artista... Tatlo lang, ang hirap naman. Wala namang challenge to. Sino sa mga ex ni Juday ang pinakaayaw mo? Dalawa lang naman silang nag-shout out na bunso. Si Ryan lang at saka si Wawi. O, so sino ayaw mo? Si Wawi? O, siyempre. Si Ryan ang mas madalas kong makita. Eh, di ba bang pe-play safe na ako kay Wawi? Sinasagot ko talaga! Diba? Hindi naman sinabi pag ayaw mo eh. Ayaw gulpe, di ba? It's ayaw. It's you prefer Ryan more than Wawi. But wala namang ibang nandigo kasi kay Bunso na nakalusot eh. Kasi stricto ka rin eh, no? Hindi ako stricto, siya mismo. Ah, oo, si Juday, oo. Siya mismo meticuloso. Oo, correct. She would hang out with you. She'll get to know you. And at some point in time, if it's time to call it quits, may mga muntikan na akala ko matutuloy. Like with Rico, with PJ. Yeah. Rico, nagulat ako sila na ni Claudine. Parang two nights before, magkakasama lang kami nagiinuman, di ba? Kinabukasan sila na ni Claude. So I would ask Bunso, what happened? Sabi niya, hindi naman talaga naniligaw sa akin yung kuya. Ganon. With PJ naman, palaging we'll go out together, pero he never made the next move. Hanggang dun lang sa inuman, and then we go home. Walang follow through. Walang, can I talk to you tomorrow? Walang ganon. Not that I know, pero wala talaga. Oh, eto. Sino artista ang pinakahirapan kang katrabaho dahil sa ugali nila? Oh, you. Oh, yan. Umamin ka na. Madami. Kung ako sa'yo, mag-dare na lang ako. Parang yun gusto ko na nga. Eh, kasi parang ayoko makasakit eh. Oo. Kasi may headline tayo bukas dito. Oo, kaya nga. Sige, dare na lang ako. Dare na lang ako. Eto. Naiku. Yung mga tawang witch na ganyan, doon ako kabado eh. Call Judy Ann Santos and borrow 100,000 without explaining why. Totoo ba? Oh my God! Gagod nga niya! Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Kukwiet ako. Oh my God, natatawa na ako. Tatanong ko muna kung busy siya. Oo. Ihari ako kay Juday. Please call. Oh my God. Yun lang. Gano'ng katagal ang ibibigay natin for her to, ano? Oo to nga. Reply? Kaya nga, eh, paano pag hanggang next week hindi nag-reply si Juday? Kasi pareho ko yan. Pag nagtatrabaho, baba telepono. Oo. Meron akong next question.
Next dare. Oo. Sige, kung sakasakali na hindi mo pumasa to. Reveal the last photo you took on your mobile device and tell the story behind it. Wala. Talo kayo dito. Bakit? Birthday nga ng mami ko kagabi. Di yun yung last photo ko. O di i-reveal mo. Anong ginawa nyo sa birthday? Ayan, last photo. Ayan. So, anong story dyan? Birthday ng mami ko kagabi and we were together nila Bunso. Tignan natin. Baka naman hindi pa ito yung pinaka-recent. O siya talaga recent eh. Ayan, recent. So, ayan. Yan yung photo namin. So, ayan. Ayan kami. Ayan siya. Sa so, Chef Jessie. Galing! O, diba? Iba ka, tol! Kasi nga, trivia. Si Mami Carol and si Mami Elsie used to be neighbors in Intramuros. Yun ang hindi ko alam. Sa Quezon City, yeah. So, may tayo yun! Naging magkabarkada yung anak ko tsaka yung bagets mo. Diba? Oh. Diba? Ang small world nga eh. Very kaya small world. Kaya na, nasa kabilang bahay ka lang. Correct. Mami ko, actually. Tapos ako, dumadalaw-dalaw. May mumu dun eh, sa bahay. Ha? Totoo ba? Oh, may mumu. Meron? Baka kaya siguro umalis yung mami ko. Wala naman sila kukwenta sa mimo mo. Shucks doon sa bahay na nagpapakita. Oh my God. Buti na lang umalis na si mami. But anyways, Chef. Ayun, anyway. So ayun, birthday ni mami. And normally, it's a tradition sa aming apat na we take a picture ng kaming apat. So we were there. We just took a photo. Sayang, ano? Sayang yung dare. Oo, sayang. Nothing racy, nothing. It's too safe, it's too safe. But anyways, thank you, Jeffrey, for guesting here. Sobrang thank you. Kasi tuwing, kunyari, mag-message tayo sa messenger, isang message ko na siya, sumasagot ka agad, tapos pag may mga tanong. Sobrang thank you, ha. Walang problema, ikaw pa ba? And I wish you all the best, Jeffrey. And sana one of these days, mag-work tayo ulit. We'll get there. Hindi naman nawawala yung tandem natin. Or kaya maging isa ka sa safety officer ko para meron akong talaga mag-ano. No! She cannot shoot that. may bouncer ko doon. Oh, diba? Ladies and gentlemen, Mr. Jeffrey Santos. Thank you. Thank you, dear.